sabi natin aircraft, ito po ay yung eroplano. Hindi po sasabihin natin ay airplane, hindi po. Again, guys, I want you to as soon as possible right now to know these terminologies. First one, when we say aircraft, ano ulit ang aircraft, everyone? It's a vehicle capable of air transport such as an airplane or a helicopter or etc. Wala na pong gagamit sa atin ng term na ay airplane. Ang tawag na po natin sa aeroplano ngayon ay aircraft. 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 Very good. Next one, other terms to remember before we proceed to our topic is airline. Pag ang airline, ang aircraft, everyone, ay yung aeroplano. Ang airline, ito yung kumpanya. Okay? Airline, yes. When we say airline, it's a company that provides air transport services for passengers or flight under license from a recognized public authority, also known as the carrier yes, in some sir. geographies. Okay? Everyone, aircraft ang aeroplano. Airline, ito yung The kumpanya. company. Yes. For Company. Example, Philippine Airlines, Cebu Pacific Air, Kuwait Airways, Qatar Airways, Emirates, Etihad. Ayun po ang airline. Okay? Ang aircraft, yung aeroplano, yung airline, ito yung kumpanya. Okay? Later po ba pag nagpa-quiz ako, pag tinanong ko, give five most well-known airline in the world. Okay? Baka mamaya ang sagot nyo po ay yung mga aeroplano. Hindi po. Airline ang tinatanong ko. Airline. There is... Okay po. There is a certain type of aircraft. Like for example, familiar po ba kayo? During my days with Philippine Airlines, we have a lot of aircraft. Like for example, we have a Boeing, we have an Airbus, we have what we call the Q or the Deje Validad Airline. Yun po yung mga klase ng aeroplano. Pag sinabi natin Airbus, meron po tayong Airbus 320, Airbus 321, Airbus Air 320. So ayun po yung mga type ng aircraft. Sa palaki, iba't ibang laki ng aeroplano, iba't iba rin po ang tawag sa kanya. Like before when I was with Philippine Airlines, ang pinakamalaki po naming aeroplano, ang tawag po ay Boeing 777. Yung kailan airline, ang capacity niyan, sir? Yung capacity po ng Boeing 777 umaabot, yun po yung ginagamit sa mga flight na US, Europe, almost po kaya niya pong mag-transport ng 300 passengers or more. So, ganun karami po ang pasahero na pwedeng isakay sa pinakamalaking aircraft nung ako po ay nagtatrabaho sa PAL. Okay? So, moving forward, when we say naman scheduled airline, an airline that operates its flight to a fixed schedule, for example, flight timing are fixed. Di ba, pag po tayo ay may mga, what do you call this one, scheduled airline na tinatawag, like for example, may biyahe pong Manila, Kuwait, Manila every day. Yes po. Someone is raising their hand po. Yes po, Miss Lynn. Do you have any questions po? Hello, good morning. Yes po. Narinig niyo po ba ako lahat? Si Miss Lynn po oh. Ito, ha? Opo. Sorry for interruption, Sir Jason. Narinig niyo po ba ako? Yes Opo, po. Opo, ma'am. Okay. So, just to inform all the students, you can do your attendance now. It has been fixed already. So, you can start doing your attendance. Okay? Okay po, okay, ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you. Thank you, Miss Lynn. Miss Lynn, tomorrow po ay we have a meeting, right? Tama po ba ako? Okay. Okay, going back. Miss Lynn, I hope you're done. Okay na po ba, Miss Lynn? Okay, thank you so much. Again, when we say scheduled airline, everyone, for example, we have a flight for Manila to Kuwait, hindi po siya daily. Kumbaga naka-scheduled po siya, like Manila, Los Angeles, ang flight po, Manila, Los Angeles, Manila is daily, Manila, San Francisco, Manila, or other destination na daily po ang lipad. Like for example, with the domestic side of the other airline, we have a scheduled flight like going to Puerto Princesa, Palawan, San Francisco, kumbaga, hindi po siya nawawala. Nasa roster po siya na tinatawag natin. Lagi po siyang nasa schedule. Meron pong fixed schedule yung lipad na yun. Hindi po siya nawawala kung ano po yung schedule niya. Ang tawag po natin doon ay scheduled airline. Okay? Okay. Next po.
We have a charter airline. So, sa charter airline, everyone, it's an airline whose flight do not have a fixed schedule. The most well-known chartered airline here in our country is, are you familiar with Sunlight Air? So, mostly Yes, kasi sir. po, yung airline dito, yung maliliit pong eroplano po iyon. Like, for example, chartered flight ang papunta po sa, familiar po ba kayo sa papuntang Balisin, El Nido, yan, yung mga hindi Yes, po sir. masyadong, mga maliliit po ang airport. So, hindi po kayang mapuntahan ang commercial flight. Like, ang commercial flight po natin, for example, dito sa Pilipinas, we have, what do you call this one? We have Philippine Airlines, we have Cebu Pacific Air, we have AirAsia. So, yun po yung mga commercial aircraft dito. Pero meron po tayong mga chartered airlines na tinatawag. So, sa mga chartered airlines, hindi po sila regular na lumilipad. Pag sinabi po natin class na chartered airline, ito yung mga airline or ito yung mga kumpanya na pag lang po merong booking, like hindi po sila araw-araw pinupuno po muna nila or kumbaga yung destination lang po ngayon, halimbawa sa Balisin po, sa Basco Batanes, sa El Nido, parang nag-iipon po sila ng pasahero before they proceed with their flight. So, ang tawag po natin doon ay charter airline. Okay? Question so far regarding the important terms that we will be needing before we proceed with our training. Next one, we have cabin. So, cabin is a class of service usually identified by unique set of services offered. Like for example, economy, business class, first class. So, di ba po, lahat po kayo ay nakasakay na ng eroplano kasi wala naman po naglakad papunta dyan sa Kuwait. Tama po ba? Yes So, po. lahat po tayo nakasakay na sa eroplano. Di ba mapapansin nyo po, merong mga pasahero na ang ticket nila ay business class, first class, economy. So, ang tawag po natin doon ay cabin. Sa cabin po, ito po ang term namin nung kami nasa airline, ang cabin po ay ito yung loob ng eroplano. Kasi meron pong cabin, meron din pong cargo. Sa cargo, ito po yung ilalim ng eroplano kung saan po ma'am, nandito nyo po makikita lahat ng bagahe, di ba? Hindi naman po magically yung bagahe nyo ay katabi nyo pag sakay nyo ng Yes, sir. eroplano. I-check-in po natin siya. Yung mga bagahe po natin, doon po siya inilalagay sa ilalim ng eroplano. Ipapakita ko po sa inyo ang example kung ano ang itsura ng cabin side at saka po ng cargo side. One moment. Wait lang po. Okay. Sir, sorry, what is this topic? Global what? Global Distribution System or GDS. Okay. Kita niyo po ba yan nasa screen? Opo. Ito po ang itsura. Kita niyo po, di ba, circular po ang itsura ng isang eroplano. So, ayan po, main and loob. So, ang nakikita lang naman po natin when we are boarding the aircraft is just this one, right? Kita niyo po yung cursor ko. Ito lang Yes, po ang sir. nakikita natin yung mga upuan. Pero po sa ilalim nun, andito po lahat ng mga bagahe, ng mga cargo. This is what we call the cargo side of the aircraft. Pero dito lang po tayo basically sumasakay sa Taas. ating cabin. Ang tawag po natin dito, sa taas na to ay cabin. And different airlines, they have different classification. Like for example, with Philippine Airlines, they don't have the first class. We only have the business class cabin, but we don't have the first class cabin. Like first class and next to that one will be the premium economy and then the economy. Meron pong premium academy, economy class ng Economy. ticket. Like for example, sa premium economy, mas medyo maluwag-luwag po ng Maluwag. konti yung upuan nyo. Iba rin po ang sinaserve na pagkain. Tapos, tsaka sa economy. Pero po, with Cebu Pacific Air, Si Cebu Pacific Air, this is a important terminology as well. Cebu Pacific Air is what we call a low-cost carrier. Di ba? Si low-cost carrier po mostly, di ba? Pag po kayo nasakay ng eroplano, low-cost carrier are those airline na they didn't serve a full board meal. Like, for example, kayo po, sino po ba dito ang nakasakay na ng Cebu Pacific papuntang Kuwait?
Meron na po ba? Or mostly mga five-star airlines po ang sinasakyan nyo, like Etihad, Emirates, Qatar Airways. Ano po sila kaya nyo pupunta dyan? Ako po sa ano, nung pabalik po ako galing Singapore, Cebu Pacific po. Di ba po sa Cebu Pacific, when you're boarding that aircraft, normally, wala pong sineserve na pagkain kung hindi po kayo bibili. Di ba po ay nagbebenta po sila ng food? At syempre po, since nga po it's a low-cost carrier airline, yun po yung tinatawag namin sa airline. Ang tawag po sa kanila, low-cost carrier airline, kasi unang-una po, more on promotional po yung ticket. Medyo mura, may mga seasonal po baga, kung tawagan. May mga araw po mura, may mga araw po mahal. And dito po sa ituturo natin to this subject, we're able to notice kung kailan yung tinatawag nating peak season and lean season. Ano yung mga months na mataas ang ticket? Di ba? Lalo-lalo na po sa inyo sa OFW, right? Lahat po tayo ay kailan natin gustong umuwi? December. December. December is the peak season of the airline industry. Lahat po, kahit po Cebu Pacific pa yan sakyan nyo, Air Asia pa yan sakyan nyo, lahat po ay mahal ang ticket. Pag Burmans po, mga ma'am, just to inform with you, just to share with you, all of the tickets sa Burmans starting from September pa lang po. September until February is what we call the peak season of the airline industry. Minsan po umaabot pa po siya ng hanggang May dahil sa summer on the domestic side. Pero on the international side, may tinatawag po kaming peak season and lean season. Peak season will start on September kasi di ba may iba pong OFW, September pa lang pwede na silang magbakasyon. Pag naipon po yung mga vacation leaves, pag pinayagan po ng ating mga amo, so doon pa lang po, bare months pa lang po, nagbubuk na sila ng ticket. At ang pinakamahal po ay November, December to January. And mga ma'am, ang ticket po normally pag ganon ang buwan na napili niyong flight is times 2 to times 3. Ganon siya kamahal. So ganon po kumikita ang mga airline po. So may mga araw na nagpo-promo sila kasi wala masyadong pasahero or wala masyadong nagta-travel. Pero pag po peak season, doon po silang bumabaway kasi as tayo as OFW, pag gustong-gusto natin umuwi, di ba? Since mataas ang ticket, wala po tayong choice kundi bumili. Tama po ba? Kasi hindi naman po natin pwede po tayong mag-taxi or anything. Wala po tayong ibang option. Hindi po tayo pwede mag-roro pa uwi dito sa Pilipinas. So, what we can do is just to, kumbaga, as a pasahero or as a passenger, we don't have any option for just to purchase the ticket, okay? Kumbaga yung iba, unahan lang po talaga kung paano tayo makaka-purchase. Ano po? So, any questions regarding the important terms? Na-observe naman po ba? Yes, sir. Yes, po. Okay. Next one, yes, we have what we call flight. So, when we say flight, it's a trip made by an aircraft between two geographical locations. Kumbaga, halimbawa po ay Manila to Puerto Princesa o Manila to Kuwait. Ang tawag po dyan ay flight. Pero po, pag ang isa pong eroplano ay Manila, umikot lang sa Manila, hindi naman po bumaba sa isang destination, sa isang location, hindi po natin siya pwedeng tawagin na flight. Dapat po matatawag o makukonsider lang po natin ang isang fleet or flight pag po pumunta po tayo sa ibang destination. Okay po? Again, ano po ang flight? Kapag may pupuntahang destination. Kapag may pupuntahan ang destination. Okay. Pag nag-touchdown or nag-land ang isang airline o ang isang aircraft sa isang destination, makukonsider na po natin siyang flight. Kasi po, like for example, meron po kasi sa airline na tinitest lang po ang aeroplano. Like for example, nag-depart papuntang Manila, umikot lang po papuntang Clark, papuntang Bicol, papuntang Mindoro, hindi po bumaba doon sa destination yun. Opo, hindi po natin siya makukonsider na flight. Ang tawag lang po namin doon ay air test. Okay? Air test. So, next, yes po, air test. Next one, we have this term na itinerary. So when we say itinerary, it's a route of journey proposed by a traveler. So pag po kayo ay naging ticketing agent, ito po ang binebenta natin or what we call itinerary. Kasi when we say itinerary class, there is a certain plan. Like for example, you're going to, pag kayo po ay nagbabakasyon, di ba? Meron po mga plano like Manila, Baguio, Manila.
Sa itinerary po, 8 a.m. ano ang gagawin ng pasahero? 9 a.m. saan pupunta? 12 saan magtatanghalian? Yun po ang Kumbaga, laman ng naka-plan, sir. Ano itinerary. po? Yes po, planado. Pero on the airline side, ang itinerary po, what we are calling on the itinerary side po, ito po yung journey ng pasahero. Like for example, Manila, Dubai, Manila. So that's the itinerary of the passenger. So, dapat po ay meron po siyang pinuntahan o yung journey proposed by a traveler. Like for example, kayo po ay pupuntang Kuwait, kunwari po. Halimbawa ay babalik na ako sa Kuwait. Sabi ng agency, sige, ang itinerary mo, Manila, Singapore, Singapore, Kuwait. Ang tawag po doon, itinerary. Kasi yun po yung inyong journey. Naka-connecting. Opo. Di ba yung Connecting ibang tayo. term natin, connecting flight po ako, hindi Yes po. po. Ang tawag po natin doon ay itinerary. Itinerary. Pag tinanong, Okay, sir. anong, hindi po natin sa, oh, from now on, so alam na po natin. Pag tinanong, Love it, no? Anong flight mo? Itinerary. Ay, connecting flight ako. Hindi na po ganun ang sagot natin. Ang sasabihin natin, ang itinerary. Itinerary ko po ay Manila, Singapore, Singapore. Okay. So, ayan. Di ba yung iba po nating mga kababayan sa Dubin, ay, connecting flight ako sa Japan, nakarating ako sa Japan. So, ngayon, ang pwede na po nating sagot, ay, ang itinerary ko ay Manila, Japan, Japan, Kuwait. So, pwede pong ganun. Kasi most of the airlines are having their connecting flights to other hub station. Hub station, ayun po yung Singapore, Japan, China. So, yung pong anywhere na nag-stop over po, ang isang eroplano, ang tawag po natin doon ay hub station. Okay? So later, I'll be teaching you on how to distinguish those itinerary or those hub station. Okay? Next naman po natin ay ticket. When we say ticket, usually it's a printed piece of paper or card showing that its holder has the right to use of services of one or more specific flights. Like for example, di ba po, si agency, pag kayo po ay pupunta sa Kuwait, may ibinibigay po sa inyong papel. Tama po yes, ba? So... Na ipapakita nyo sa travel agency. That's what we call your ticket. Your ticket, I'll be showing you a airline ticket as well. One moment. I have, sir. So, lahat naman po ay familiar sa airline ticket. Pero syempre po, for purpose of, we are having a class. So, some of you are, para lang po mas maging familiarize po. Okay, one moment. I'll be showing it to you. Buti na lang nakuha akong flight, direct flight. Opo, mas masaya po talaga pag direct flight. This is a example of an airline ticket. First one, the composition of an airline ticket is your booking number. So as we go on with our training for this Amadeus training, tuturuan ko po kayong gumawa on how are you able to produce a booking number. So this is the flight. Like for example, ito lang po ay Manila, Kuwait, Manila. So makikita nyo po dito sa flight site on the left corner will be your flight number. Tapos dito po makikita nyo kung anong oras po kayo aalis. So will be your, ang tinatawag po natin dito ay ETD or the estimated time of departure. Like for example, this one. I'll be teaching you as well how to read a military time schedule. Marunong po ba lahat magbasa ng military time? Yes po. Okay. Example, pag sinabi ko pong 17:30, ano po ang patumbas po nun? 5:30 p.m. Huwag niyo po kakalimutan yung PM. Okay po? PM. Kasi po, di ba yun po yung distinguisher pag military time kung PM siya or AM. Kaya for me, on the airline side, we're not using the 5:30 p.m. Hindi po. Lagi pong 7:30 hour military or 16:30 1200, hindi po kami nagamit po na ay alas 12 na ng tanghali. Kasi po, on the airline side, we are very much precise when it comes to time. Kasi, sino dito ang naiwan na ng flight? Di ba mayroong mga instances na ay, na late, naiwan ng flight. Kasi ang pagkakaintindi sa oras ay iba. Kasi yun po ang iniiwasan natin sa airline and aviation industry. Like for example, on the departure time, we have here 17:15 or 5:15 p.m.
Pag sa tingin niyo po ba, ang inilagay po natin dito ay 5:15 p.m. Minsan po ay mamamali, ay 5:50 ng madaling araw, nandoon na ang pasahero. So dapat we are very much precise. Kasi kung kayo po ang pasahero, nagkamali kayo ng 5:15, syempre, yung oras po na sana kasama niyo pa po ang family niyo, ay hindi na po, nasa airport na po kayo, nag-iintay kayo doon dahil mali po yung basa natin sa oras. Kaya po, when you are working on an airline industry, ticketing agency, or anywhere else when it comes to the aviation, dapat po precise or tama po lahat ng binibigay nating information. Kasi po, napakalala po ng, kumbaga, inconvenience na mabibigay natin sa isang passenger when we give them the wrong information. Like for example, kunwari lang si Miss Noliza, you are working on a travel agency, sabi niyo po ay 5, hindi kayo nagsabi ng AM or PM. 5, aalis ang aircraft. Halaka, 5 a.m. dumating si pasahero. Tapos, syempre, oh sino God. Maawayin? Syempre, hindi naman si Miss Noliza ang maawayin kasi binukan kayo ng ticket. Ang aawayin ng pasahero ni Miss Noliza ay yung mga tao sa airport. Sabi nung nag-book sa akin, ganito, ganyan, ganyan. So, dapat po, lagi pong precise ang mga information na binibigay po natin sa ating mga pasahero. Okay? So, next one. Sir. Going back, we other important terms that we have is a travel agency. When we say travel agency, it's a business that attends to the travel needs of an individual or a group of individual. Pero on this era, mga ma'am or mga ma'am and sir, parang ngayon hindi na po tayo gumagamit masyado ng travel agency because all of us are able to book our ticket via application, di ba? Not unless yung mga iba na talaga na parang we call it boomer or yung mga hindi masyadong techie. Medyo ang ginagawa po nila, mas gusto nila na may nag-a-assist sa kanila para lasasel. Pero mostly yung mga kabataan po ngayon, they don't opted to use travel travel agency already. They want to book it themselves even with the hotels. Meron sila mga application like Agoda, Traveloka, napakarami pong application or travel help application na nagagamit. How about sa Kuwait? Ano po ang mga nagagamit po natin dyan na travel application? Booking.com. Yes, Booking.com is very... Opo, napakasikat rin po ng Booking.com. And mind you guys, with Booking.com, when I was working with the airline, I do have a lot of problem with Booking.com. Sometimes the tickets are getting canceled and they're not informing the passenger. Like for example, you book your ticket via booking.com and a change schedule. After changing the schedule, the passenger was not informed, and then after that, the passenger arrived on the original schedule of the flight. Ang nangyayari po, naiiwan si pasahero tapos sasabihin, ay sa booking.com ko po ito ni-reserve. Eh si booking.com hindi naman sinabihan si pasahero. So ang nangyayari, naiiwan yung flight si pasahero, nagbayad pa ng rebooking. So, nakakaawa ang pasahero. So, it's okay to book on those kind of travel, what we call booking engine. Pero po, mas okay pa rin pong mag-book directly with the airline. Unang-una po, when you're able to book directly with the airline, pag po may mga cancellations, pag po may mga abdariyan na nangyari, nag-i-inform po sila via text, via email, or anywhere that they are able to inform their passengers so that they are informed. Sa mga travel or booking engine na tinatawag, hindi po. Ang binibigay nila, email nila, and then after that, wala na po silang pakialam sa pasahero. Their main purpose is for them to get the sale or makabenta po sila. Pero after sales, medyo doon po nagkakaproblema. So, hindi po nai-inform mostly yung mga pasahero po. Pero I hope they're able to improve their system as well. Okay? So, next one, let's now proceed on what we call the cabin classes. When we say cabin classes, allow an aircraft to be divided into multiple classes of service. Higher classes are usually more comfortable, come with additional services, and more expensive. So first one, ito ang pinakapangmasa. What we call this one will be the economy class. So the most basic class of service of the most aircraft provide basic seat accommodation and minimal in-flight catering service, commonly purchased by leisure or family traveler known as coach in North America. When we say class, kasi economy class. Pag economy class, siguro ay pag hindi ganun kapasok sa budget. Kagaya ko, when I was working with Philippine Airlines, even though I'm a manager na po, unlimited naman po yung ticket namin.
So, pag yun nga po, what we are discussing a while ago during the introduction, ang kagandahan po pag kayo po ay natanggap sa mga travel agency o sa airline po mismo, unlimited po ang benefits namin. Like for example, sa ticket. Kasama po ang pamilya, unlimited po ang ticket kahit saan po kayo magpunta. Ang babayaran lang po Talaga. namin nung ako po ay Yeah. nagtatrabaho sa Philippine Naga po, Airlines sir. ay tax. Tax lang po. Halimbawa po ako gusto ko po pumunta sa Dubai. Ang pamasahe ko lang po ay 1,680 pesos. That will be only the Philippine travel tax. Lahat po ay libre. So ganun po kaganda ang and also po yung sa empleyado po unlimited siya. Pero sa pamilya po may bilang. Like for example ako po. A manager po ako sa Philippine Airlines. Pag manager ka na ang libreng ticket ay sa pamilya ay anim. Sa buong taon yung anim na ticket na yon na libre dapat po makonsume nyo siya. Kasi next year, hindi po siya papatong. Halimbawa, ngayong year, anim, the next year, magiging 12, hindi po. So, dapat on that span of year, magamit po siya ng pamilya nyo. So, yun po yung kagandahan doon. Tapos po, if maubos nyo na yung anim na libre, meron po kami tinatawag na ID 90 and ID 75 and ID 50. It means na 90% discount, like 10% lang ng ticket yung babayaran mo. Yung ID 75, 75% ng ticket plus taxes and ID 50 will be 50% plus taxes. So ganun po kaganda yung benefit sa mga airline. And halos lahat po ng airline ay ganun. So, again, you guys are on the right track on pursuing these courses because you're able to experience that kind of benefits when you pursue your career on the airline industry. So again, going back to our topic, we have the economy class. Sa economy class, ito yung medyo pang masa po. Affordable na affordable. That's why we are calling it economy. Next one will be business class. So business class provides a higher quality of service such as better seat accommodation and catering service commonly purchased by business or traveler. Sa business class po, during my time with Philippine Airlines, kunwari po, ang ticket po papuntang Kuwait ay 20,000. Pag po nag-business class kayo, ang ticket papuntang Kuwait ay 65,000. Ganun po, kalayo yung ticketing or fare difference po na tinatawag natin when it comes to the cabin classes. So, medyo masakit po sa bulsa ang business class po dahil doon po, during the service for business class, my wife, ako po ay may asawa. Ang asawa ko po ay flight attendant naman po ng Philippine Airlines before po kami mag-resign. So, si wife ko po, ano po niya, pag business class po ang mga pasahero, ang unang isa-serve ay juice. Maya-maya pagka-take off, ang next pong isa-serve ay wine. Sa atin sa economy class, pag po tayo Tig. economy naman po, unang isa-serve ay good morning. Sunod, Good pagtatanong na po ng morning. coffee, tea. Tapos sunod po, pag medyo malayo-layo ang aircraft, tatanungin po kung ang gusto ay San Miguel or Red Horse. Ganun po sa Philippine Airlines. Sa business class, ang isa-serve po ay wine. Tatanungin po, ano pong gusto ni pasahero? Gusto po ba ng wine? Gusto ng mga high-end na na beers or something like that? So, ayun po. Next one, Sir, we ko do lang, have the sir. first. Yes po. Before kasi, nag-flight kami. Ang ticket namin, ang ano namin is pong economy, pero pinaupo kami sa business class. Ang Nangyayari tawag po talaga yun, natin sir? doon, yes po. Upgrade. Later on, i-discuss ko po yon. Most of the airlines are able to overbook their flight. Like for example, meron po tayong tinatawag na mga overbooking. Halimbawa po, as when I was working with Philippine Airlines, nangyayari po siya pag overbook ang flight. Kasi all of the airlines in the world are able to overbook their seating capacity by 10%. Like for example, ang laman ng isang eroplano ay 300. Pwede ako mag-overbook ng 30 kasi ng 30. 30 na pasahero kasi po allowed po siya ng law. Allowed siya ng batas kasi po hindi naman po lahat ng pasahero ay dumadating. Minsan may nalilate, minsan hindi nakakaabot. So para mo hindi po mawala ang kita ng isang eroplano, so nag-a-allowed po sila na Nag-over. mag-overbook. Okay. Nag-overbook. So minsan po kaya po kayo na-upgrade kasi po ang tinatawag po namin doon when I was with the airline industry is involuntary upgrade. Pag po kayo ay na-involuntary upgrade, ang nangyayari po doon ay inuupo kayo sa business class and all of the service is kaparehas. Like for example, di ba, pagpasok nyo po pag, sa Philippine Airlines, ano pong unang ginagawa? Di ba binibigyan po kayo ng mainit na towel? Na-experience na po ba siya, Miss Valencia? Tawag ba yung uno? Hindi ko tanda, 2 years ago.
Ang sequencing po kasi, una, bibigyan kayo ng mainit na towel, bigyan po kayo ng welcome drinks, sunod po, pag naka-take off na po kayo, papa-orderin po kayo ng pagkain, Pagkain. tapos po, pagka-after ng pagkain, bibigyan naman po kayo ng, o offeran po kayo ng alcoholic beverage. Alagang-alaga. Opo. Pero, sir, Regarding po, yes po. ask ko lang po, bakit po yung upuan po ng mga Philippine Airlines maliliit po? Po? Yung mga seat niya, kasi meron, kasi nung nakaraan lang nagbakasyon ako nung June last Apa? year, Saudi Arabia going to Philippines, Philippine Airlines po ako, maliliit po yung mga seats nila. Ma'am, depende po sa capacity, carrying capacity po ng aeroplano. Like for example, meron po tayo, yun nga po yung tinatawag ko sa inyo, dinidiscuss ko po sa inyo kanina na what we call aircraft. Meron po tayong tinatawag na aircraft na Airbus 330, Airbus 320. So, depende po kung anong depende po aeroplano sa... yun naka-assign po doon sa flight na yun. Like for example, sa KSA or Saudi, minsan po ang ginagamit po namin doon is what we call the Airbus A321. So, normally po, medyo siksik po siya kasi ginagamit po yung aeroplano na yun na for domestic. So, ayun di ba lang po po sa yung mga ano ko domestic sa po, ano. mabilisan po ang lipat. So, kaya po, hindi po masyadong, kumbaga, nasisiksik o hindi nararamdaman ng pasahero na, ay, kanina pa ako nakaupo. Unlike with the other aircraft na medyo malalaki po ang carrying capacity. So, by that po, hindi po nilaramdam na sila po ay sobrang tagal na sa aeroplano. Di ba tayo po, kahit naman saan, sa bus, sa train, pag po sobrang tagal, medyo nangangawit po. Eh, what more pa po sa aeroplano pag sobrang siksik po tayo. So, kaya nga po, minsan, yung mga pasahero or the passengers are opted to buy this business class or first class if they want to have their convenient when it comes to their travel. Kasi, what they are experiencing, like for example, on the economy class, tapos halimbawa po ay pupunta po kayong USA or sa America, like, di ba dito ang daming gusto magpunta ng Europe, right?